dating ang baliktad pa eh, di ba? Pag yung shotgun na, yung shotgun na link, pagbawa mo, shotgun rin ka agad. So, still, it's a very good pick for Smart Omega. Actually, okay lang, may team on Silver March, but ito, si first pick naman sila. Second phase. So, they can go for a rogue. At sila maubusan. So, yan yung Atlas. Kami ni Wolf kanina. Very good against the Franco. Kasi again, baka mabat kasi yung second phase. Okay. So, ito mga pinaprioritize ng Omega, pati ng Arcane. Yung mga heroes na inisip nila na pwedeng mabat naman. And that's the clod. Automatically pa lang may Omega. RRQ, dinidare nilang mag-Beatrix ang Omega for many times already in this game. Ibabad ba nila yan? Pili ko nga po, kung ko pa pa iniisip ng Smart Omega. Kasi okay. Clod band is such a great pick. Even though nagigit sila na greedy yung Link tsaka Clod kasi, pero against a Pobre Koopa, mas okay yung Clod. So it's a very good choice. Tinagal na rin nila yung Sicilian, so no longer the 1v1 matchup in the mid lane is possible for RNG. Pero may Lilia pa actually. Pero yung Lilia Franco medyo awkward kasi may Atlas din silang kalaban. Hindi ko parang na napasama din yung RNG nung hindi nila kinuwag yung Sicilian. Yeah. What will be your substitute dapat sa isang Eva? Nating ka na siguro Kagura, Adelia. Pero first, hero na hindi magandang kaganda. Hindi siya perfect. Okay siya, pero hindi siya yung perfect like Sicilian na all phases of the game may nang impact. Unless, gusto nilang gumamit ng Franco Eudora. Which is, meron man siguro, pag-initin nila yung Beatrix, no? Yeah. Okay. So, ang understanding nila dito is XP rate tanks. Omega, they can opt for the Beatrix literally right now. Or, nandunan sila ni Tintay Pekopalit Kupa. I think jungler muna for Omega. You look for the boss para kasi ng gold lane. So, Diroth, this is gonna be an XP lane. Diroth and probably the Thumbs Jungle. So again, tinatago muna nila. Ang ganda ng pagkakakonsin kasi ng gold chain pick for the side of Omega. Kasi even if RNQ gets Beatrix, you can get either Clint or Broly. None of them got touched on the banning phase ng RNQ. So panalo si Kelra dito sa gold chain matchup. Options again, Kagura, okay naman Tilia para sa RNQ. Or kung Eudora, nasa mga kalkalit lang yung Eudora dito kung sakali. Kagura po, Paul, I would say. Yep. I'm gonna bump on. You don't give up the opportunity. Oh! Bro, okay. Doon sila sa ibang round. Sustain against the... Actually, DPS against the Thames. It's good kasi at least alam nila na kapag nag-jungle Thames, Smart Omega, meron silang pang-counter with the Franco and Lilia. Pero ito, gusto ko mag-i-retail ng Omega dito. Parang delikado yung i-retail against the Link. Siguro Clint. Clint yung magiging answer. I think Clint for the mobile. Clint is option yan. Kung ako Omega, mas okay yata ang mobile or Clint actually. Or Clint, Clint, Clint. Is it drop? No. It's okay, so, pasok ko dito, midnight pa rin sa team sa ayaw magpakita na kanilang mga nakatalo sa amin. At dito, Omega dito, they can show me na meron silang other choice for the jungler. And like I said, it's a very standard draft. Na-overthink natin yun, midnight for sure. Gusto kasi natin makakita ng mga baon. Pero bago, I do feel na dapat nako na rin si Sirion. But what about yung last thoughts sa ating draft? I say this is Atlas Jungle. Omega, mating. Omega ang ating pampuran panigurado dito. Pero tignan natin yung dalawa nating tropang mukhang napaganda ang huling sana all. Sana all. Casters, sila. Take it away. It's Kaya Style! Smart Omega versus RRQ Moshi! Sadly, this is game number one. At itong match na to, months before, mayroon ng storyline. Mahinit-init to, Thurs. At alam naman natin yung lahat, hindi na kailangan i-explain pa. At magsisimula na agad dito sa Land of Dawn. For today, ito talaga yung inaabangan ng mga Filipino fans. Yung inaabangan ng Filipino fans, and then inaabangan ng Indonesian fans. Sino nga ba manarain? Sino nga ba ang makakuha ng puntos dito sa laro ito? Tingnan natin as we head on sa ating laban. Ngayon, nakikita natin sisimula ng dalawang teams ang kanigil ng mga buffs. You can see here sa draft na sinagot ng Omega yung Franco ni Vin ng Atlas. And alam naman natin na pag may ultimate yun, pwede nga gamitin yun to his advantage and knowing champ here. Nakita naman natin, bagong kulay ng buhok eh. Bago ang kulay ng buhok. Alam mo, ito ha, si Chakdo, nakaupin siya ni Vin. Kaso, ang nakalimutan ni Vin, ito yung kapit ng kalaban niya. Ito, takas. Alam niya siya lang eh. Alam niya siya lang.
kailangan niya siya lang eh. May patakas din dito. Kaya medyo delikado mamaya. Pero kailangan na maging exacto na yun. Wala siyang patakas. Full down. Mamaya pwede niyang gamitin yun. Disadvantage doon niya sa aggression na pwede i-gain ng Omega when it comes to the setups na kaya i-gain ng Fatal Links. Dahil nga AOE yun eh, compared to the second target gusto ng Franco, even na isa-isa pick off ang gusto gawin dito ng RDOC and yun yung kita natin yung matchup din sa window ng itaas na that is Skylar with the Beatrix against Kelra with the Clint. What are your thoughts on this matchup, Thursday? Kasi dalawang may baril eh, pagkalingan na lang pero mas kilala na si Kelra on the Bay. Basically, kung sino mas marunong mag-punish, kung sino marunong mag-timing, kung sino nila mga skills, mas tinitaan mo, Beatrix, in a way, nasa kanya yung range advantage. Pero kung isipin mo naman, kasi, kung isa yun, oh, Pinay, gano'n ka nangyayari na? Oh, mapapatumba ka agad dito si Pedro. Ganda sa ano na pagkasa dito kay Eto Max on that reward manipulation, pero may bounce din sila. Killing Ryzen without the Red Razor. Pwede sila mag-turtle. Kaso nga lang ang choice ng RDO dito is to back away and kuha muna ng mga buffs. Doon sinabi na yun si Pedro sa punta and let's rise it. And at the same time, kung papansin mo, wala pang level 4 noon si Jack Doon. Kasi, yun yung pinakamali yung change ng runner size ng Vita. Oo, yung setup niya ng Vita Leaks, kung sakto-sakto pa nga kung mag-a-attempt dito yung dalawang beams to try and secure the turtle dahil nga mas dangerous talaga yun, lalo-lalo na may flicker pa siya ngayon. So yung surprise ng Vita Leaks, mas mataas yung chance na hindi nga siya i-expect ng RRQ Ocean. But now, we'll call it R7 para hindi gaano makalapit agad-agad si Ryzen with a D-Roth. Pero ngayon si Chaco may vision siya. Alam niya, hapon yung tina, pwedeng ma-reset to. Nagsusolo lang dito, nag-take your hit ng speech. Pero sa tingin ko, ako ang pahalagan mo. Ako si Clay, wala ng black shoes. Naka may nakatap sa gilid. Benjo will go down on the hands of Ben. Kaso nga lang wala din si Clay. So this is a horrible situation. Dahil nga, pahabol pa lang yung dalawang containers. Pero si Chaco, mo, hindi dito. Sino kaya ang babalik pagin? Turtle has been secured by Albert. Tapos may hook na naman kukonekta kami yung from Ben. Tapos Holy Star mo din. Nagagamitin yung R7 to try and secure at magiging successful ang RRQ push. Okay, so now Omega, hindi na lang nakuhaan or sabihin natin, hindi na nila. So walang second skill doon siya. So pwede siya ako papunta kay Ben. At yung flicker yung nagagamon doon na actually pwede pa sana gamitin yun. Ang naging problema lang, yung dilemma lang doon, is i-save ko ba yung taker mo for the next time kung i-save na ako? O gagamitin ko na ngayon ng makatakas? Oo, so mahirap din talaga. Decision making talaga ang kailangan na gawin dito. Pero kung may nakabang, may kagat-kagat si Ben, and si Chaco dito, mamamataan, Skylar will secure the kill. Medyo late yung follow-up dito ni Eto Max to try and save Chaco. Pero may kita natin ngayon na umaarangkada ang RRQ Ocean on the game. Medyo R7, kung ka na po, pero alam naman yung kapag niya, address talaga mag-overextend. At pagtagal yun, isang yan na magpatayat talaga. Walang mangyayari dyan. Parang Yura ano din to, Yura SP din pong matchup na to eh, na matagal talaga ang pakunatan yung dalawang heroes. Not unless nga talaga may na may mag-gank from both. Sure, may support na pa. Yun, pwede rin yung gamitin yung present advantage. But now, Omega, mukhang umiiwas muna sila sa mga big fights, which is a great thing kasi nga, hindi pa ganun ka enough yung arsenal na dala-dala nila. Now, as you can see, sila Clay, sila Vin, inaano ng defense, just putting pressure at hindi sila nagpapakita kung nasan sila. Sila yung tungo ni Lupe dito ng side ng RKO. Kumbaga, pag may nakatak na isa, automatic, ganyan, tapos sasabog na with the Lilia skills, yung Lilia King. Now, looking at Albert, sa base na lagi na sila nag-a-attempt ng mga skills, so isihim sila, and this is a bad thing for Omega actually, kasi mas malaki yung map control ng RDO si compared to Omega. Pero ngayon naman, the first one din na lang muna yung turtle, pero mukhang mapupulit. Ano din yung attention ng turtle? Nalilito na kung sa niyaba talaga at itin, pero Chaco ngayon, mukhang mag-a-attempt ng possible setup. Kaso nga lang, merong kaganda naman, Red Junior, the counter at Inferno, agawan naman ng pagong, and that is Clay securing the turtle. Oo, basta keep yung objective dito inside ng RQ Hoshi. Habang ang Omega gusto talaga lumaban at Retro might go down, pero with a sliver of HP, mamumuhay pa siya si Vin, unting-unting umahabol in the conceal. Makakatakas pa si Retro at si Axie, nandito ng laban, and Vin gets the hook. What a play, and coming in from RRQ Hoshi na nakuha
niya pa na makuha si Renzo, si Renzo doon sa may bandang ibaba. Akala natin makakapag-sidestep, pero Venier is actually playing the Franco very well. Sobrang consistent niya na simula pa ito dati, kinakakalutan na. Alam naman natin na si Vin talaga noong season na ito, kakaibang Franco play sa kanyang pinakita at tinadala niya yun dito. Kasi yun na si Duendo rin ito. Pero yung Franco na yun, mukha, wala eh, kaya ni Chuck Turagi yan eh. Papainit na, huwag ito kasi palitin. Kaya makikita mo ngayon, nagka-try and push ang RQ, successful sila o destroying the turret, o walang makapito si Renzo, so back-away na lang yung both teams. Pero abangan method na naman to. Pwede gamitin talaga ng Omega yung time na to eh, to catch up those resources. Pero another hope coming from Vin. Sabi ka naka mahope si Vin dito at hindi na nakakasagot si Chuck sa kanilang galawan kasi battle of, ano ko yung bushes ko yun, mga brush, battle of the brush na yun, kailangan mauna ka sa mga brush na yun. Kasi hindi ka mauna magkakaroon ng info kung nasaan ka. Madali kang katakin papunta sa inyo. Namang talaga, no, kung sino makauna ng pwesto doon. And ang advantage dito ni Ben is, pwede nga siya mag-iron hook randomly doon sa mga pwedeng magtaguan ng Omega. Kaso nga lang si Chakro, tingnan natin. This is the first of members ng RQ. And Ben goes down. Ito na nga ba ang bawag ng Omega? Pero si Albert dito nakabang. Chakro goes down as well. Pero ngayon, mukhang balat-balat sa middle lane. Play series sa Black Shoes back away. So that is a trade for both roamers. Turtle is now up. Let's see, this will be a 4v4 situation. For sure, Skylar dito unang nakapwesto. So may bandang gitna. Renzo, mapapatras. Pero chillax lang muna yung dalawa. Ryzen, Albert, sila naglalaban for that med lane. Kailan ka? So, getting caught out. Albert dito, nilalaban siya. He will go down. At Albert, pinahabol ni Chuck Mamba. And pero si Ryzen, pumunta. And hindi kaya na kanyang HP. Eto Max Chuck, kung sino na lang yung buhay. Ganda ng ginawa doon ni Albert. And natama pa nga yung sniper shot coming in from Skylar. And alam na alam ng RRQ kung saan papunta yung mga miyembro ng Omega. Kung walang mandedelay dito sa pagtitigilan ng Lord. And this is a free Lord for RRQ host. And Max, with the ice cream, makakatutungin mamaya sa mga laban nila. Pero RRQ host secures the first Lord na laro nito. Sobrang bilis na mga pangyayari at talagang umaabante ang RRQOC as of now. Pero alam naman natin itong atas na to, possible comeback claims ang pwede gawin exacto with those setups. So kailangan na talaga maging patient ng mga kabarangay as of now at talaga suportahan. Ipunin na yung enerhiya dahil nakikita natin na hindi sila bumibitaw. RRQOC as of now, based on the item sila talaga yung lamang. Eh. Nakadokong-dominance eyes na sila. Si Vinny din nag-meron, tsaka si R7. So parang yung region din, no? Kaya nakikita natin si Rachel and Ryzen. Hindi gaano maging effective doon sa mga teammates. And pansin naman yung tanong kung ano man yung meron dito yung side ng RQOC in terms of composition. May area, may Esmeralda. So kapag na lumapit yung talaga at sabihin natin yung nakagawa ng play version, yung page mo pa lang kayo, hindi nagiging okay yung entrada mo. O parang nagiging mas malagkit yung mapa, parang bumabagal ka sa lakad, hindi mo magawa yung gusto mo dahil nga pinapabagal ka ng mga kalaban mo. So ito yung challenge ng Omega na kailangan nila ma-overcome. Omega, they really need to fight that moment. Kung baga kailangan nila pumalma dito, alam natin na si Renzo talagang gusto nila tumaban and they have the capability to do so. Ang hindi pa natin nakikita dito is isang malakit eh, na magagawa ni Chuck Mamba with the Kaitan Sticks. Talaga ang abang-abang and hindi naman pumapalya si Chuck Mamba magdating sa mga set-upan. Kaya nga ngayon, nakikita natin na patient feeding lang sila doon sa opportunity na yun. Based on the damage dealt, this is surprising na si Renzo pa yung magkinakamalaking damage na nandiyon dito even though na on the lead ng RDOC at dito si Chuck Mamba na ganti pero mag-design sila kumakaway muna. Nagtutuloy yung clash na gusto lang i-force out RDOC. Patient din sila na hindi sila basta-basta kumibigil. Alam din nila yung consequence if ever na magkaroon sila ng error. At dito na nga po kapasok yung disiplina na kumuha ng RQOC. The last time na nakita natin sila maglaro. Yung disiplina na hindi sila pumipwersa ng kahit ano, unless mabok na mabok sa kanila yung laro. Ngayon, ang Omega, hindi pa may hirapan ng mga kababayan natin kasi ang hinahanap ni Chaco yung mali, is slipping. Magkakamali. Abangan sila ng error. Eh, yung RRQOC ngayon, malinis yung laro nila na ayaw nga talaga lang bumitaw doon sa mga pwestuhan na in favor sa kanila. So si Chakto ngayon, yung may malaking
trabaho talagang kailangan gawin. Kailangan kampanan to. So, alam naman natin na yung Omega, nag-aantay lang sila ng right opportunity. Ryzen dito, hindi pa natin gaano nakikita rin sa mga objective contest. Pero, actually, Omega is doing really well doon sa early game na parang kahit naubos na sila ng mga torta, kukuha na sila ng resources, hindi gaano talagang malaking kalugian na natin ang masigit. Retro, right? Ay, right. Ang mga kalaban, subukan niya gumawa ng vision para sa kanyang mga teammates. Dapat si Jack naman nag-iingat na at hindi na siya na yung magtaro doon sa mga brush play na ginagawa din ng dalawa ni Finn. Dahil siya nga yung nag-iing magbalik sa mga ganyan klase ng engages. Oo, late game lang eh. Ito na yung mga call out niyo pag nalulugi kayo. Mga, alam mo mga Pinoy, pag nag-RG, hindi. Nakalimutan na ata ng RQ Hoshi, yung Omega, right? Ay, oo, yung pala. Yung 18-minute mark na pag umabot doon, talagang lugi na kayo kasi doon sanay na sanay ang Omega. Hindi naman, alam ko, medyo pinangabahan tayo ngayon, pero tiwala lang kasi ang Omega. May nagsay 90. Oo. Kaya nga, bakit nga yung Omega? Kaya nga talaga nag-iingay lagi. Doon niya kumukuha ng enerhiya. Itong mga kabarangay natin, ibigay nila yung Lord. Pero ganun sila confident na kaya ng depensahan yung incoming games na magagaling sa RRT Coach. Now, take your time, kumukuha ng resources, build up ng mga items na panlaban nga nila dito sa RRT. But as of now, mukhang kukontrolin ng RRT Coach yung waves na paparating. So, the question is, if of course na nga ba yung Omega dito, yung surprise setup or isisave pa nila para mamaya? Dito po papasok yung ano, yung itsura ng mapa natin. Papasinin mo, palapit na palapit sa isang kalabang, palit na palit yung mga pwede. So, possible na kapag kinakamala ng RRT Coach dito, yun sila mga Omega dito. Yun yung mga possibilities na tinitingnan natin. Pwede nga natin makatayon ka doon. Jump frame kami yan from Omega. Dahil doon sila sanay na sanay. The hope will not connect. Skylar will successfully destroy that turret on top side. So, butas na yung isang inhibitor turret nila. So, enhancement yung links na paparating doon. Exacto, ganda ng pwesto. Pero naramdaman niya rin na doon gigitaw ng Iron Hook. At ito yung nagpaparin na cascade din as a Franco. Kung baga parang lahat ng bases covered. Yung mga boost, yung mga crush, lahat yan, covered yan. Lagi may bantay. Lagi merong hook na natama dyan at lagi mong susubukan na mahuli mo na si Jack bago sila mag-fight. Kasi alam nila, isang maganda maintenance na nakita mo nila ito, ginawa na ito sa Onyx. Ilang beses na pag ginawa ng Omega, kumbaga kabisado na nila ito, mga ganitong timers na kailangan lang talaga nila mag-impatient, kailangan nila mag-impatient. Yes, ito talaga, specialty nila ito, kumbaga. Specialty nila ito, tama ka doon sa ating na hindi sumusuko ang puso ng Pilipino sa mga ganitong laban at kailangan natin magtiwala ngayon sa Omega na kaya nilang nagpasan dito. Wala sila na kung ang kahit anong bumps kung talagang ang laban dito ay pagaling ng mag-sendpon. Magaan na kasatid sila na sa itong RPG. Pero ako hindi ko awala sa atin yung puso. Oo, puso. Pagalingan po dito. Pagalingan dito. Patatagan ng loob pero Omega Timers 2 eh. Sanay na sila kung magkakabisado ng lahat ng pwedeng pwesto kanyang sa mga. So, sobrang disiplinado. Nakakit sa minor area. Pwesto na. Kasi ito, sama-sama sila lima. Yung Omega, ayun na mag-iwan. The power of friendship. Power of friendship. Oh, nag-holding at sila. Ito mo yung RQ Hoshi. Ganon din yung ginagawa. Kaya kung nag-isang kumawala ng Hoshi, si M7. Babalik na lang doon. Pero, babalik na siya doon. Wait down, guys. Sama ako dyan. Oo, oh, bye. Nandito. Hawak kamay. Ay, kita. Tama. Hindi ko mauhok. Mukhang meron siyang legends dito to save his life. Chakto dito. Nag-defuse na sa mga members ng RRQ Hoshi. May ball star mo na gagawin din. Pero mukhang hinap damage sila. Mag-first down gamit lang. Pero mabilis naman ko. Here comes the sniper. Kami from A. Tapos ako. Pinuhulit naman ng isa. And that is a double kill for RRQ Hoshi. Alam nila na papalagi yung Omega. So mag-plus na sila ng konti. Ngayon, bakit hindi naging maganda yun for the side of Omega? Nakita naman natin na wala silang dalawa. Bakit in a way, maganda kayo nangyari? Walang purify yung members sa side ng RRQ Hoshi. So merong nawala sa kanila at merong din nag-gain ng RRQ Hoshi. Tandaan natin, it only takes one good data links. Para, uy, ayos ito. Uy, surprise, sukta naman kami pa, Finn! Inuna niya mga yun, bagong tigre, tapos tumama sa isa and the Ryzen is down. Wala na yung Retriever, pero si Jack dito mga babawi ata. Hindi niya ito
vital legs. So RQOE now, meron silang lumilis board. Gagamitin nila to to their advantage. Pero grabe yung mga surprise hook na ginagawa ni Benito. At yung pagtuloy-tuloy pa to, delikado. Winter transition from Clay and Edomax. Ito yung gusto nilang mangyari. Na talagang pasma ang haabutin. Aside ng RQOC, doon sa different elimination. Kaso kasi hindi talaga makahanap ng magandang pwede si Edomax. Baka hindi din yung lahat. Para bang ready sila lagi yung tumakbo. Once na nakikita na yung different elimination. Dahil ang defense ang pinapakita dito ba first ng Omega. My Lord, pero mukhang magugunaw din lang kagadagan si Kendra na mag-target ng RQOC. Aabot ang doon sa pagkalikuran, pero itutulak lang sila. May nalitan na yung from Chaco. Ang dito si Chaco lagi na may real manipulation pa. Nagkukul-kukul na sila. Kaso nga si Albert kumapatakbo na rin. Pero buhay pa rin ang base. Ngayon, may init ang RQC. May kagat si Ben. May follow-up na naman si Chaco. And here comes Omega. Kaso nga may minis na gear. Sino kaya magigir? Nakapwesto RQC and they will take the first game in this series. Hindi kinaya ng game na.